Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng Pinoy at ang world title fight ni Tapales. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So isang napakagandang balita nga po mga idol ang pumasok sa atin ngayong umaga. Ito ay dahil ang ating pambato na fighter ng Highland Boxing Gym na si John Michael Zulueta ay naging matagumpay sa kanyang pagdayo sa Bangkok, Thailand kagabi. Nakalaban niya po kasi dito ang Thai fighter na si City Chinim Nual, kung saan dinispat siya lamang ito ni Zulueta. Agad niya itong pinabagsak sa round 2, at bagamat nakabangon pa naman ito, ay wala na po ito naging sagot sa sunod-sunod na kombinasyon na ibinato ni Zulueta. Kaya naman dahil dyan ay nagpa siya na lang ang referee na ihinto na ang laban. Nakuha ni Zulueta ang panalo via second round technical knockout at umabante na ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 14 wins with 7 knockouts at walang talo. Bukod dyan ay ito din ang pangatlong sunod-sunod na panalo ni Zulueta via knockout kontra sa mga pambato ng Thailand. At nasungkit niya din dito ang Asian Boxing Federation Junior Flyweight Belt. Sa kabilang banda naman mga idol ay isa pang magandang balita ang pumasok sa atin kagabi lamang. Ito po ay dahil ipinag-utos na ng International Boxing Federation o ng IBF na idepensa ng kasalukuyang undefeated unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion mga John Akmadaliyev ang kanyang titulo sa ating pambato at IBF mandatory challenger na si Marlon Tapales. Nagbigay ang IBF ng hanggang October 25 upang ayusin ni Akmadaliyev at Tapales ang kanilang negosasyon para sa nasabing laban. At kapag hindi sila nagkasundo sa negosasyon by October 25, ay magkakaroon na ng purse bid. Kaya naman ibig sabihin po nito ay tuloy na ang kanilang bakbakan anuman ang mangyari. At ang maganda pa dito mga idol ay dahil kahit sa IBF lang mandatory challenger si Tapales, ay mapipilitan pa din si Akmadaliyev na itaya ang kanyang WBA Super Bantamweight World Title Belt. Kaya naman ang kanilang magiging laban ay isang unification fight. Kaya kapag nakalusot dito si Tapales at nagawa niyang manalo, ay automatic po na siya na ang bagong unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion. Pero syempre, hindi po yan magiging madaling laban para sa ating kababayan. Dahil hindi basta-bastang fighter itong si Akmadaliyev. Bukod sa may undefeated record itong 11 wins with 8 knockouts at walang talo, ay nangolekta din ito ng mga napakadaming medalya sa amateur boxing. Kasama na dyan ang Olympic bronze medal noong taong 2016. Kaya naman asahan po natin na bukod sa may knockout punch siya, ay magaling din talaga ito pagdating sa puntusan. Subalit ganun pa man nga po ay tiyak na hindi magpapasindak dyan si Tapales na may kasalukuyang record na 36 wins with 90 knockouts sa 3 talo. Napakaganda din ang kanyang momentum ngayon kung saan nanalo siya ng dalawang magkasunod na knockout sa Amerika kontra sa Japanese fighter na si Hiroaki Tachigawara at sa Mexican fighter na si Jose Estrella. Si Tapales po ngayon ang isa sa mga pag-asa natin upang makabalik ang Pilipinas sa mapa ng boxing at magkaroon ulit tayo ng world champion. Ito ay matapos ng sunod-sunod na pagkatalo ng ating mga Pinoy world champions ngayong taon na siyang dahilan kung bakit naubos ang 5 world title belts ng Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng